Buksan po natin ang ating Biblia sa mabuting balita ayon kay Mateo, Kabanata 1, Talata 23. Ganito po ang sinasabi. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng mabuting balita. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei filio, gaude. Nascetur pro te Israel. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang inyo pong narinig ay isang stropa mula sa isang imnong Latin. Ito ay nilikha noong ika-13 siglo or 13th century. May humigit kumulang na 800 taon ng nakalipas. Hindi kilala po ang lumikha ng titik at ng himig ng imnong ito. Oh, by the way, ang isang imno ay isang awitin din. Ano po? Ngunit hanggang ngayon, inaawit natin ito taon-taon. At ito ay sa panahon ng Pagdatal o Advent. Ang hymn tune o himig ng imno ay tinaguri ang Veni, Emmanuel. Ang titik naman nito ay isinalin mula sa Latin ni John Mason Neal noong taong 1710. Ang paraan po ng pag-awit ng imnong ito noong panahon ng Middle Ages o noong 13th century ay tinatawag na antiphonal, na kung saan ang mga estropa o stanzas ng imno ay inaawit ng sagutan sa pagitan ng dalawang pangkat ng mga awit o koro, at ito rin ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng isang koro at ng congregation. Noong panahon ng Middle Ages, pitong awit, pitong antiphons ang tinatakdang awitin ng mga kongregasyon. Tig-isa sa pitong araw bago sumapit ang araw ng Pasko. At ang bawat isang antiphon ay nagsisimula sa salitang O. O Veni. O O Come. Ang kabuuan ng pitong antiphon na ito ay tinatawag na Great O. Sapagkat yun nga, lahat sila nagsisimula sa O. O Come. Ang bawat antiphon ay bumabanggit ng isang katawagan mula sa mga propesiya sa Lumang Tipan patungkol sa Mesiyas. Ang ilang halimbawa ay Emmanuel na galing sa Isaias, ikapitong kabanata, ikalabing apat na talata. Sa Ingles ay Rod of Jesse o anak ni Jesse. Ginagamit din yung salitang angkan ni Jesse. Ang isa pa ay Dayspring sa Ingles o isang bituin o yung Morning Star sa Bilang o Numbers 24 verse 17. Isa pang katawagan sa Mesiyas ay Key of David, ang susi sa sambahayan ni David, mula sa Isaiah 22, verse 22. Desire of Nations, mula sa Psalm 72,
mula din sa Psalm 86. Ang mga talatang ito ay dito kinuha yung mga titles para sa darating na Mesiyas. Sa Isaiah 7 verse 14, ang wika ay, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Pangalawa, yung rod of Jesse na matatagpuan sa Isaiah chapter 11, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga na napinutol sa puno na sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse. At ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa na ang mga bansa'y tutungo sa banal na lunsod upang siya'y parangalan. Ang pangatlo naman, yung tinatawag na Morning Star, sabi dito sa talata, mayroon akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin, sa lahi ni Israel ay may maghahari rin, mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin, lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Mula naman sa Key of David, ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Ang desire of nation naman ay makukuha sa mga awit. Halimbawa sa Psalm 72, ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa magpupuri, maglilingkod, tuwi na. Nawa ang kanyang pangalan ay huwag nang malimutan, manatiling bantog hanggat sumisikat ang araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang lalapit sa iyo magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Sa mga pagkakataong aawitin muli natin ang imnong ito, itong O Come, Emmanuel, alalahanin natin na ito'y isang panalangin. Sa unang stropa, ganito ang sinasaad. O Come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Ang bayang Israel ay naging alipin ng 300 taon sa Ehipto sa panahon ng mga faraon. Ang mga Israelita ay inalis sa kanilang bansa at naging mga alipin sa Babylonia ng 70 taon. Sila ay sinakop sa sarili nilang bansa ng mga Romano. 6 to 9 million Jews ang pinapatay sa ilalim ni Adolf Hitler noong 2nd digmaang pandaigdig. Ang panalangin ay nagpapatuloy sapagkat hanggang ngayon, kinukubkob ang Israel ng mga bansang nakapaligid sa kanya.
tayo namang mga Pilipinong Kristiyano, anong klaseng captivity ang nararanasan at ipinagluluksa natin? May mga kababayan tayong captive ng masasamang bisyo o ng mga makabagong technology. Tayo ba ay captive ng kasalanan at ng mga kahinaang spiritual? Gawin nating panalangin ang imnong ito. Sa ika-apat na estropa, ganito naman ang wika. O come, O branch of Jesse's stem, unto your own and rescue them. From depths of hell your people save, and give them victory o'er the grave. Sa ating pagkakasadlak sa mga maling gawain, ang anak na nagmula sa angkan ni David ang makapag-re-rescue sa atin, sa ating kinasasadlakan. Hindi natin maliligtas ang ating mga sarili mula sa tibo ng kasalanan, sapagkat kay Kristo lamang ang pagtatagumpay laban sa kamatayan. Sa ika-anim na estropa, O come, O bright and morning star, and bring us comfort from afar. Dispel the shadows of the night, and turn our darkness into light. Sino pa ba ang makapagbibigay sa atin ng nagpapatuloy na kaaliwan sa panahon ng kalungkutan o ng kasawian, kundi ang Panginoon na tunay na nagmamahal sa atin? Sino ang mag-aakay sa atin sa oras ng kadiliman patungo sa liwanag na nakay Kristo Jesus? Wika ng Panginoon, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang magdiningning na bituin sa umaga. O come, desire of nations bind, in one the hearts of all mankind. Bid all our sad divisions cease, and be yourself a king of peace. Hindi lamang ang mundo o ang mga bansa ang may mga divisions o di pagkakaunawaan. Mayroon din sa loob ng iglesia. Kaya lalong dapat nating ipanalangin ang paghahari ni Kristo sa ating kapulungan. Tungkol saan nga ba ang Advent? Una, ito'y panahon na kung saan nating pinagbubulay-bulayan ang dahilan ng pagparito sa mundo ng Panginoong Jesus. Siya ay naparito upang ipagkasundo tayo sa banal at maibiging Diyos, dahil tayo ay naging alibughang mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, tinanggihan natin ang pamamahala ng Diyos sa ating mga buhay. At dahil dito, tinahak natin ang landas patungo sa kapahamakan at kamatayan. At kahit na anong kabutihan ang gawin natin, hindi natin maililigtas ang ating sarili. Hayun, kaya naparito si Jesus. Siya lamang ang tagapagligtas. Pangalawa ng dahilan ng Advent ay ito ang panahon na kung saan natin pinaiigting ang ating kahandaan sa pagbabalik ng Panginoon.
kung hindi pa natin ma-comprehend o ma-visualize ang katotohanan ng pagbabalik ni Kristo, ito yung panahon na kung saan i-focus natin ang ating attention sa bagay na ito, sapagkat tulad ng kamatayan, sa tanggapin man natin o di tanggapin, ang pagbabalik ni Kristo ay mangyayari. Panabikan natin ang pagbabalik ni Kristo. Panabikan natin ang pag-ahari ni Kristo. Ito ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Advent season, ang panahon ng pagdatal. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, Israel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritung Banal, Amen.